good morning! It's the third day of our Tohoku trip at nandito tayo ngayon sa Ryusendo Cave. Ang Ryusendo Cave po ay isa sa tatlong pinakamalalaking limestone caves dito sa Japan. Excited na akong pumasok dahil first time po makakapasok ng limestone cave. Yan, so tara na, punta na tayo sa Ryusendo Cave. Let's go! Nandito na tayo ngayon sa pinaka-entrance ng cave. Watch your head, syempre. Be careful kasi may mga rocks na sa gilid, ayan, sa taas din. Sa ilalim, may tubig. Ayan. Yung Ryusendo Cave kasi, it is very popular for having three blue lakes, as in Dragon Blue Lakes yung tawag nila. Tatlo na malalaking lakes. 1, 2, 3, 4, 5. So, may 5 pala, no? 5 different species ng bats na meron dito sa Ryusendo Cave. Wow! Sobrang linaw ng cave. Wow! So, first time kong makapasok ng ganitong cave, yung may water sa ilalim. Ayan oh, sobrang lalim ng tubig o yun. Parang feeling ko may sirena na. Wow. So, ito nga sa area. Dito tayo. Hindi naman pala nakakatakot yung mga caves na ganito. So, mag-ingat ng mabuti. Mababa tayo sa medyo hindi makaba-habang hagdan. Primary subterranean lake na may 35 meters na depth. Para nga siyang bottomless. Di ba? Grabe no, it's very clear. Kaya siguro ang tawag nila is Dragon Blue Lake kasi makikita mo talaga, bluish yung water. Tapos sobrang clear niya. Ang ganda. Secondary subterranean lake. Ito naman, 38 meters yung kanyang depth. Tingnan natin. Wow! Sobrang lalim. Ito naman yung pangatlong subterranean lake. Which is 98 meters naman in depth. Grabe! Sobrang parang ayoko nang tumingin sa ilalim kasi parang nalulula ako. Grabe ang taas. Nandito tayo sa highest point ng cave. Okay, so ngayon naman, pababa na ulit tayo. Tara, mag-ingat. So, from here, makikita nyo yung Dragon Blue Lake. Ayan. Sobrang laki dito sa cave na to, itong part na to. Malawak yung space niya. Nililinis nila yung mga yogore, yung mga dumi-dumi. Ayan. And guys, so meron tayong nakita na isang bat. Isa lang siya. Ayan, ganito siya kaliit. Ito yung palad ko. Ayan. Tulog siya. And nandito naman kami ngayon sa isang hotel to eat brunch kasi it's just 11 o'clock, so medyo early lunch na.
Ayun po, so tapos na ang lunch. Punta na tayo sa ating next location, which is the ski resort. Medyo kabado ako kasi it's my first time to ski. Wala talaga akong alam, so I tried to watch some YouTube videos on how to put on your ski, tapos how to ski. Ayan. Ang galing mo. Kitang-kita yung mountain mismo. Doon sa taas. Yun. So, ang daming nag-ano na, nagsiski. Okay. Ayan, so nandito tayo ngayon sa ski rental area. Ayan, so sobrang bigat pala nitong mga to. Kailangan mo talaga silang ilagay sa locker. Yes, one and blood orange. Outfit check, bonnet, tapos mamaya gloves. I'm so nervous. Huwag sana mabali ang aking kamay at paa. No time to practice. Wala na akong time to practice. From the top. From the top? これも。ああ。これだ。ハノジ。ハノジ。ハノジはハノジ。ハノジは。ああ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 
So right now, pupunta tayo doon sa gondola area. Sasakay tayo doon papunta doon sa taas. This ski resort is awarded as 2022 best ski resort in Japan. So, kaya dinadayo to ng mga turista talaga. Meron tayong blue pass para makasakay ng gondola. Mag-slide lang ng sa flat area. Hindi ko magawa, di ba? So, but I'm so thankful kanina na tinuturuan ako mismo nung head dito sa resort. Kaya sobrang saya lang. Sabi guys, yung snow dito ay hindi siya nagbubuo. So kahit na kung gusto mong gawa ng snowball, hindi ka makagawa ng snowball kasi powder siya, powder. Ayan o, hindi mo siya mabubuo. Wow! So guys, nuri na, nuri na. Yes, tapos hindi ka mababasa kasi
Sobrang powder niya. Woo! Woo! Ayan, tapos tingnan nyo. This, nagki-crystal siya. Ang ganda, nagki-crystal. Wow! Diba? Wow, guys! Sobrang ganda dito! Wow, 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 wow! Ang ganda! Yung mga puno, puting-puti! Eto, nakikita nyo sa likuran natin, napakaganda ng view! Kita nyo ba yun, yung mountain na yun? Ayan, sobrang ganda, di ba? I feel like kailangan kong madala dito yung buong family ko next time. Especially the kids. I know mag-e-enjoy talaga yung mga bata dahil sobrang love din nila ang snow. Ayan, so next time hopefully kasama na namin yung mga kids na mag-e-enjoy dito. Ayan guys, we've reached the top. At grabe, hindi ko inakala na magiging ganito kaganda dito sa taas. And sobrang blessed tayo dahil napakaganda ng sikat ng araw today. Walang clouds. Sobrang blue ng sky. It's very clear blue. Tingnan nyo, grabe ang ganda. Tapos hindi pa bumubuhos yung snow. So talagang clear yung view na makikita mo. Goggles, ayan, hindi mo kailangan nun dahil walang snow na pumapatak. Ang snow lang ay eto! Isa pa! 1, 2, 3! Ayan. So, di ba, para lang bata, pero sobrang enjoy na enjoy kami dito. Sobrang ganda dito na parang nothing else can top this. Yeah, so if you want to experience this kind of view, if you want to experience the best ski resort in Japan, punta kayo dito sa Happy Kogen Resort. Ayun. Yan. Yan. And dito din. Yan, ganyan. So. But I'm already sliding. What's this? I can't even move. Rio is already good at skiing. I'll let him try it. At yun, I'll be the cameraman. Let's go! Studio, kung saan makikita nyo na nasa paligid ko, ayan, maraming mga kasangkapan dito. May plates, bowls, hasi, chopsticks, spoons, and forks na gawa sa mga natural materials. So, all of them are made of 100% natural materials.
yung basis nila ay wood and then coated with urushi. Today, we are lucky na masusubukan natin kung paano mag-design ng ohashi or chopsticks. Yan. Ang gagamitin natin na pang-design sa kanya or pang-coat ay yung urushi. Urushi is actually a sap or extract na galing sa puno. So, very precious daw yung urushi or yung extract na yon dahil sa isang puno, 200 ml lang ang pwede mong makuha. Ito yung mga samples ng mga gawa ng iba. Ayan. Ito yung gagamitin natin na color. So, merong apat na kulay dito. Yun guys, so eto na. Yeah, eto na yung aking nagawa. So yung mga ginawa natin chopsticks, medyo matagal yan bago matuyo. Bale, binigay namin yung aming address and sila na yung magsisend kung saan man yung address nyo. Isisend nila yung mga ginawa nyong chopsticks kapag completely tuyo na. Ayun. Okay, so nandito naman tayo sa katapat lang na building mula doon sa may Urushi Studio. Ito naman yung Hachimandara Hakubutsuka. At the Edo period, there was a resistant group against the Edo shogunate. Oh. So it was a new government actually. So the new government versus ex Edo shogunate. Oh, okay. And they wore this armor for that war. Yeah, for that war. Guys, ito namang nakikita nyo dito, katulad nito. Ayan. Tapos ayan yung parang sled na yan. Yan, at saka yung mga kagamitan doon sa taas. Yan, lahat yan ay mga gamit ng mga sinaunang farmers, okay? So, ito yung mga gamit nila for agriculture. Yan, katulad nito, moko. So, siguro ito gamit nila pang buhat, no? For, ano, for carrying things. These are, parang in a sense, scarecrow sila. Pero these are dolls daw, made of wara or straw. Ayan, diba? Straw, yeah. Yung mga tao daw, noong unang panahon, ginagamit nila tong wara ninggyo or straw dolls na to to fend off evil spirits. So parang pangtaboy nila sa masasamang espiritu at saka parang pantaboy din nila sa mga musi or mga insekto ganun o mga peste na pwedeng makapanira sa kanilang mga pananim. Ayan, so eto naman dito makikita nyo yung Showa retro corner nila. Parang siguro ma-imagine nyo na ganito yung itsura ng mga bahay nila during the Showa period. This one is a tsukinowaguma or it's a Japanese Asian black bear. So this is a Japanese siro. Japan's national treasure. Special natural treasure. Special natural treasure. So mezurashii. Very rare. Room 710. Sa taas, yan yung figure ng brave Japanese warrior na tinatawag nila na Nebuta. Dito sa Aomori Prefecture, ginaganap yung Nebuta Festival every summer. And yung Nebuta Festival is isa sa tatlong mga pinakamalalaking festival sa Tohoku region. Okay guys, so eto na, na-serve na sa atin ang ating
hotate zukushi. So ang ibig sabihin nun is lahat dito ng dishes ay puro hotate or scallops na iba't iba yung pagkakaluto. So meron tayo dito na fresh, ayan, or raw. Ito naman is para siyang kinilaw. Fried. Tapos ito, para siyang niluto sa soy sauce. And lastly, meron soup. And ito, meron tayong rice. And of course, apple juice.